Hello everyone, welcome to the New Normal Learning Channel. Magandang araw sa minamahal naming mag-aaral sa ika-anim na baitang. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Jun Mark Ayong Tulan mula sa Bacolod Central Integrated School. At ako ang magtuturo sa inyo ngayon sa sinyaturang Araling Panlipunan. Araling 1, pakikibaka ng mga Pilipino laban sa Hapon. Para sa kalayaan, layunin, nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan sa pananakop ng mga Hapon. Halimbawa, Yusafe, Hukbalahap, at iba pang kilusang gerilya. Naging matagumpay kaya ang mga Pilipino sa pakikibaka laban sa mga Hapon? Sino-sino kaya sila? Alamin natin! Pakikibaka ng mga Pilipino laban sa Hapon. Ang kilusang gerilya. Nang bumagsak ang bataan at korehidor sa kamay ng mga Hapones noong Mayo 6, 1942, ay hindi pa rin natatapos ang labanan ng mga Pilipino at Hapones. Ang mga sundalong Pilipino na nakaligtas sa labanan ay namundok at patuloy na nakipaglaban ng palihim sa hukbo ng mga kaaway. Nagpangkat-pangkat sila na kung tawagin ay gerilya. At mula sa bundok at ilang mga lugar, nagsagawa sila ng mga pagbigla-biglang pagsalakay. Ang kanilang mga layunin ay lusubin ang mga garison, patayin ang mga sundalo at opisyal na Hapon, palayain ang mga nakakulong, at patayin ang mga Pilipinong kakampi ng mga Hapon. Salakayin ang mga istasyong militar upang sirain ang mga kagamitan at kunin ang mga bala at armas na gagamitin sa pakikipaglaban sa mga Hapon. Sa kalaunan ay lumaki ang bilang ng mga gerilya at ito ay dahil sa pag-iibayo ng kalupitan ng mga Hapon. Nagsama-sama ang mga maliliit na pangkat mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naragdagan ang dami ng mga puwersang gerilya nang sumapi ang mga sibilyan sa mga lungsod at bayan kasama ang ibang mga opisyal ng pamahalaan. May mga Amerikano ring naging kasapi at kasamang namundok at lumaban. Ang Hukbalahap. Ang mga magsasakang labis na naghirap sa panahong ito ay nagbuklod upang bumuo ng isang kilusang may katulad sa simulain sa mga gerilya. Ang mga magsasaka ay nakadama ng pagmamalupit ng mga Hapon. Pinag-interesan ang kanilang sakahan at ang bigas na kanilang inaani ay kinukumpiska. Ang pagtatag ng hukbong bayan laban sa mga Hapones o Hukbalahap ay pinamunuan nila Luis Tarok, Jesus Lava at Jose Banal. Ang mga kasapi nito ay mga magsasakang handang mangalaga sa katahimikan ng bayan. Naging marahas ang ginawang pagsukpo ng mga Huk sa mga Hapones. Daan-daang Hapones ang kanilang pinatay. Naging dahilan ito upang higit silang katakutan ng mga Hapones kaysa sa mga sundalo. Mga pagkilos ng mga sibilyan. Katulad ng panahon ng paglaban sa mga Kastila at Amerikano, ang mga sibilyan ay nagbibigay ng suporta sa mga kilusang nabanggit. Itinago ang mga sugatan, ginagamot at pinakain ng palihim. Ginagamit ng mga kababaihan ang kanilang kagandahan sa panlilinlang ng mga Hapones at ang mga kabataan ay naging tagapagdala ng armas at minsahe upang may pagpatuloy ang lihim na operasyon ng mga kilusan. Ilan sa mga sibilyang tumulong sa pakikipaglaban ay sina Josefa Llanes Escoda at Jose Abad Santos. Si Josefa Llanes Escoda ay ipinanganak noong September 20, 1898 sa Dingras, Ilocos Norte. Isa siyang valedictorian sa mababang paaralan at salutatorian sa mataas na paaralan ng Ilocos Norte. Siya ang nagtatag ng mga babaeng scout o girl scouts sa Pilipinas. Noong Mayo 26, 1940, naging malaki ang tulong niya sa mga sundalong Pilipino na sumuko at nagmarcha patungong Capas Tarlac. Katulong ang kanyang asawa at iba pang mga kababaihan, binigyan nila ng pagkain, damit at gamot ang mga sundalo. Dahil sa kanyang pagtulong sa mga sundalong lumaban sa mga Hapones, hinuli siya at ang kanyang asawa at ikinulong sila sa Fort Santiago. Doon na rin sa bilangguan
binawian ang buhay si Josefa Llanes Escoda noong Enero 1945. Si Jose Abad Santos naman ay isinilang noong Pebrero 19, 1886 sa kasaganaan ng Himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol. Naging kalihim ng kagawaran ng katarungan at punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Siya ang gumanap sa tungkulin ng Pangulo nang ilikas si Quezon upang hindi madakip ng mga Hapones. Pilit niyang sinalungat ang karahasan ng mga Hapones kaya siya ay ipinakulong sa lanaw kasama ng kanyang anak. Pagbaril ang naging hatol sa kanya, ikinagalak niya ang mamatay para sa bayan. Ngayon, maghanda ka na dahil susuriin natin ang mga natutunan mo tungkol sa ating pinag-aralan. Game ka na ba? Kung ganoon, sisimulan na natin. Galingan mo!
maraming salamat sa inyong partisipasyon. Sana ay marami kayong natutunan sa ating leksyon. Huwag ninyong kalimutan na basahin ang inyong mga module. Hanggang sa muli, ako si Ginoong John Mark ay ng tulan na nagsasabing, kaisipan ay linangin at laging pagyamanin. Paalam! Please like, comment, and share our videos. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Thank you!